samantala usaping legal at pangangatwiran ng nasa lugar, itanong na yan sa ating Kapuso sa Batas. Hashtag Ask Attorney Gabby. At ang dami na nga nating nakuhang mga tanong at sasagutin natin ang ilan dyan. Take it away, Attorney! Maraming salamat, Maris. Ang mga tanong kaugnay sa batas, bigyan nating linaw dito. So here's all you need to know, Ask Attorney Gabby. Unang tanong, Attorney Gabby, gusto ko lang pong malaman ang illegitimate child po ba ay may karapatan sa mana ng naiwan niyang ama kahit na ito ay hindi nakapirma sa birth certificate? Well, yung pagpirma sana na yan ng illegitimate na tatay sa birth certificate ay napaka-importante nga sana para magkaroon ng tunay na pagkilala or acknowledgement na ang bata ay anak niya kahit na ito ay anak sa labas ng isang kasal. Meron namang mga karapatan. Ano nga ba itong mga karapatan ng isang anak sa labas? Ang karapatan to use the name of ng kanyang illegitimate father, the right to support, at ang kanyang sa lahat ng kanyang mga pangangailangan at ang karapatan na magmana nga sana. Pero ang pagkilala dapat sa tamang paraan, pinakamadali at malinaw nga sana, pagpirma sa birth certificate. Pero meron din ibang paraan, pwede sa isang notaryadong dokumento na kinikilala ka ng tatay mo o isang pribadong dokumento basta pirmado ni father. Kasi nga kung hindi malinaw, yung mga type na tinatawag ka lang iho, iha, binibigyan ka ng pera paminsan-minsan lang, baka hindi ito tunay na pakilala sa ilalim ng batas natin, lalo na nga kung patay na ang di umanong tatay na hindi na makaka-explain or magde-defend kung siya nga ba ang tatay ng batang ito. So dapat malinaw. Okay? Question number two. Attorney, may kaibigan akong may utang sa akin at parang walang balak na magbayad. Gusto ko nga pong i-post sa social media ang mukha niya para magtanda. Pwede ko pa ba itong gawin? Naku, nagtanong pa kayo. Alam niyo namang delikado na yan. Ang paniningil na may halong panghihiya sa social media ay maaari maging isang kaso ng paninirang puri o libel sa ilalim ng ating revised penal code. At dahil ito ay ginawa sa internet, ito ay cyber libel na mas mataas pa ang penalty. So maaari magkaroon ng kaso for violation din ng Data Privacy Act. At kung talagang nakasira kayo ng reputasyon, pagbabayaran din kayo ng danos o damages. So, don't do it. Huwag na lang. So, question number three. Attorney, malakas ang pakiramdam ko na may kabit ang partner ko. Pwede ko ba siyang kasuhan kahit na hindi kami kasal? Well, malakas naman ang pakiramdam ko na baka hindi mo nga pwedeng kasuhan ang mapagling lang partner na yan. Unfortunately, sa mga kaso ng infidelity o panloloko o pangangaliwa, mas pinoprotektahan ng mga taong kasal sa ilalim ng batas natin. Ang mga taong kasal na legal ay mayroong obligasyon to love and to hold, maging loyal till death to us part, or at least until annulment. So kung hindi kayo kasal, parang mag-boyfriend-girlfriend lang kayo, ay nako, madaling makipag-break, mag-cool off, or even mangaliwa nang walang katumbas na parusa sa ilalim ng batas. Basta hindi pa kayo kasal. Of course, hindi yan katulad ng mga mag-asawa na legal. Mayroong posibleng kriminal na kaso ng adultery at concubinage, pero walang ganyan kung hindi kayo kasal. Baka mas mabuti nga na mag-break ka na lang at mag-move on habang maaga. Move on at hanapin ang magmamahal sa'yo ng tunay. At tulad ng sinasabi ko sa anak ko, don't settle. Move on and find your true love. So, sana nasagot po ang inyong mga katanungan. Laging kumonsulta basta ang mga usaping batas. Bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.